Umuulan today dito sa Kyoto. So, mababago yung plans namin na supposedly we're going to Fushimi Inari, pero ngayon hindi kami muna baka pumunta kasi nga malamig at umaambon, wala kaming payong. For today's video, iba na lang i-cover natin. Favorite din naming maglakad-lakad dito sa shopping street na to, itong covered na to. Might as well, dito lang tayo gumala dahil kumpleto na dito guys, marami na ditong kainan, tindahan, grocery, kombini, and all that siya. So, let's go and explore this! Fresh fruits, guys! Not bad naman yung prices nila. Considering na hindi naman kasi tropical country ang Japan, so medyo may kamahalan yung mga fruits nila, like mangga, mahal dito, melon, mahal, ganyan. Tapos napansin ko din dito, ang daming restaurants na pizza yung food nila. I wonder, bakit kaya, no? Mapizza dito. Ito pa, another one na fresh produce ang tinda. Napakagandang i-video. Alam nyo kung bakit. Ang kulay kasi, oh. Look! And this one naman, mga fresh seafood. Meron ditong super sulit na breakfast set. Favorite namin. Kasi parang pinakamura nila 600 yen. Kompleto na, may coffee na. Tapos may toast. Oh, kaya pala ang bango. Sorry, na-distract ako. Alam nyo naman yung pang-amoy ko yung malakas when it comes to food. At ang favorite kong pang-amoy is freshly baked bread. Ayan siya. Oh my God. Siguro kakain tayo dyan later. Lagi namin nadadaanan tong dalawang batang to. Tapos tinatanong ni John, ano daw ba yon? So tingin ko parang ano siya? Parang mascot or character nung mismong kainan na yon. Ayan pa, meron pa dito sa kabila. Yon. See? Yan siya. Nakikita nyo ba na ang lakas ng hangin, guys? Ang lamig. Ngayon na lang ulit kami nilamig ng ganito dito sa Kyoto. Kasi hindi naman gaano kalamig nung pagdating namin eh. Nare-reminis ko tuloy yung lamig ng Sapporo. Nag-winter trip kami dun, diba? Check nyo yung mga videos and vlogs namin about dun sa Hokkaido trip namin. Ibang levels yung lamig dun. Medyo nararamdaman ko siya ngayon dito kasi nga 11 degrees Celsius tas umaambon and may hangin. Mayroon pa ulit dito nung sinasabi kong bata. Okay, balik tayo sa paglalakad natin dito sa Sanjo Shopping Street. I would just like to mention guys na ang daming nagbabike dito. Kitams, very timely, di ba? Pag di kayo tumingin left and right, kahit nasabi mo walang sasakyan, baka may bike. So, ingat. Careful din naman yung mga nagbabike eh. Ano din sila? Parang aware din sila sa paligid nila and they give way kapag alam nilang tatawid ka. Very courteous naman mga tao dito. Okay, we're approaching mini park dito or mini playground. Every time dadaan kami dito, may mga batang naglalaro. Ang cute nila. Ito, simple lang yung playground nila. Yan lang siya. Nung dumaan kami dyan kahapon sa may Brulé na yan, natuwa ako kasi narinig ko yung isang Japanese. Ang basa nila dyan or ang pagkaka-pronounce nila sa Brulé is Burure. Ito pa, takoyaki and okonomiyaki. Sarado pa siya. And now we're approaching yung sinasabi ko sa inyo kaninang nakainan namin last time na sulit. They also have coffee. Very good coffee. Tapos ito yung mga morning set meals nila. Na very very sulit kaso sarado pa ata sila ngayon, maaga-aga pa ata kaming nagpunta. Tuloy lang natin ang lakad natin dito sa Sanjo Dori Shopping Street, our favorite shopping street here in Kyoto. And safe kami dito kasi nga may bubong. Ang saya kaya ng mga ganito, yung shopping street na may bubong tapos malinis tapos kompleto. Magiging suki talaga ako ng mga ganitong lugar. I like it. I love it. Another favorite thing, kombini. Second favorite lang yan. Ang favorite ko dito yung grocery. Ito, si Seiyu. So, mga nakadalawang or tatlong balik na kami dyan. Ang ginawa namin dyan nung isang araw ay bumili ng food, pati bumili ng mga bagay-bagay dun sa 100 yen store nila. Favorite namin mamili sa grocery kasi mura. Paggabi na, yung food nila is nagdi-discounted. So, tipid, di ba? Yun yung charm ng mga ano dito. Charm ng grocery.
kapag yung hotel nyo may malapit na grocery, makakatipid talaga kayo. Can I just mention, ito, yung mga drugstores na ganyan kasi ang gaganda din ng mga tinda dyan. Skincare, pati pang pasalubong. Minsan nga nakakabili kami dyan ng KitKat na mas mure. Isa yan sa mga pinagbibilihan namin ng mga pasalubong when we're in Japan. Check it out also. Basa yung floor, oh, kasi umulan nga kanina. Matcha lovers, check this out. Approaching na tayo sa dulo ng shopping street. Ngayon lang kami nakaabot dito actually, kasi lagi kami dun sa kabila lang. I think it's time for coffee. Masyado na yata marami ang nadaldal ko for today's video at sana na-tour ko kayo ng maigi dito sa Sanjo Dori Shopping Street. If you have any questions, just comment down below. Don't forget to subscribe. See you on our next vlogs. Ito yung mga nabili naming food. Magpo-food trip na lang kami dito sa park kahit medyo umaambun-ambun pa. Well, tumigil naman na. Walang katao-tao dito kasi nga malamang may pasok yung mga bata. Yan. Kasi dapat sila yung mga nandito dahil laruan nila to eh. Eh, ito pala sa kabila. Yan. Anyway, itadakimas. Kain muna tayo. Nag-enjoy ako sa lakad na to kasi simple lang pero simple lang pero masaya gawin. Medyo naparami lang yung nabili naming food, nasayahan kami sa paglakad-lakad doon, tapos every time may makikitang interesting, sige, bili, ayan. Maparami ang ating kain ngayon, pero masaya, kahit dito lang tayo sa park. Kain na tayo, let's go!